Magandang hapon sa News 5 Alerts. May mga nakita ng senyales ng community transmission sa ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 sa Metro Manila at sa Calabar Zone. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kailangan pang mangalap ng mga ebidensya para masabing meron ngayong community transmission. Kapag merong community transmission, ibig pong sabihin merong clustering o kaya'y kumpulan ng mga kaso at hindi na konektado ang mga kaso sa bawat isa. Nakikitaan na raw ng DOH ng gantong senyales ang Metro Manila at ang Calabar Zone. Sa ngayon, mahigit 800 na po ang na-detect na Delta variant cases sa buong bansa. Positibo sa COVID-19 si Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Jose Faustino base po yan sa kanyang antigen test. Ayon sa AFP spokesman, nagpa-RT-PCR testing na po si Faustino. Naka-isolate siya ngayon habang iniintay ang kanyang swab result. Maayos naman ang lagay ng AFP chief. Nag-contact tracing na at pinag-isolate na ang mga nakasama niya sa isang event kahapon. At para po sa iba pang balita, punta lang sa news5.com.ph sa News 5 Facebook page. Ako po si Ed Lingao at nato naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Tatlong minor de edad patay matapos masagasaan ang tren sa Santa Mesang, Maynila. Bangkay ng isang lola, nakasilid pa sa body bag ng ilagay sa kabaong. Mga naulila niya, galit na galit. Pamilya niyo nilagay sa kabaong. Walang ayos, kamamatay lang. At pagkatalo na Senador Manny Pacquiao kay Yordines Ugas, ano kayang epekto sa kanyang posibleng pagtakbong pangulo? Yan at iba pang mga balita at impormasyon, hatid ang iyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 5:30 ng hapon.